Ate, saan po yung food court dito? Food court. Inoshimase! May experience na po natin na para tayong nasa Japan. O, di ba kakaiba? Maluloko po kayo sa ating pupunan kasi ito po ang tinaguri ang pinakamatandang bakery sa buong Pilipinas. At ito na ang pinakamatandang bakery. Bakery talaga. O bakery. Ito po pila. Hanggang dito na lang kasi wala na kasing palap. Baka naman pwede. Sayang naman yung punta ko dito, ate. Oh. Kahit isa lang. Dapat ito malambot. Hindi nga ito. Sa kanila makunat na. But hindi masarap para sa akin. Ang mega, then ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Ate, saan po yung food court dito? Food court. Diretso lang po. Diretso, paglabi mo, pagganyan. Salamat po. Pasok po tayo dito sa loob ng palengke, ha? Ng Pasig. In fairness, maganda ang loob ng palengke ng Pasig. Hello, mga kachika! Welcome to my vlog! And for today's video, mga kaibigan, nandito po tayo. Kung sa nakikita po ninyo, isang napakalaking palengke dito sa Pasig ang pinasok po natin. For the meantime, mga kaibigan, mag-like, mag-share, at mag-comment po kayo dito sa aking vlog. Dahil ito po, matutunghayan po natin ang saya dito sa loob ng Pasig Market. At syempre, dumaan talaga sa harapan. Nakikita nyo ba yon? Charing saluhalo. Ito mo ang haba ng pila, mga kachika. Ito po pila. Hanggang dito na lang kasi wala na kasing palap. Kaya nagka-cut-off na po. Baka naman pwede. Sayang naman yung punta ko dito, ate. Oh. Kahit isa lang. Wala na ba? As in? Baka nangyari naman, te. Hindi po kasi sure. Kaya nagpapapila. Mahirap naman po pila. Kahit tapos pagdating nyo dun, wala na pala. Hindi. Bilangin mo kaya. Sige, note. Ayan, pinipilit natin si ate kasi may cut-off na daw. Kasi ang haba, oh. Wala na po kasi si, ano, palabok po eh. Halo-halo na lang. Oh, yung halo. Pag walang palabok, ihalo-halo na natin. Ito, yun naman talaga ang specialty nila dito. Matagal na to? Oh. Hindi ako sinasagot ni ate. Hindi na ako pwede halo-halo, ate. Hindi po ako sure eh. Antayin lang natin kung wala eh. Talagang wala na tayong magagawa. Mag-antayin na lang tayo. Anong oras ba nagbubukas, ate? Ano po? Pagkano? 7. Maaga na yung 6. So, hindi niya sure. Kung ano oras sila dumating dito, saka sila magbubukas, gano'n ba? Depende po sa tao kasi pag nalilate po yung mga... Yung mga empleyado niya? Bilangin mo lang, ate. Okay lang naman. Ate, isang na-try namin dito. Dito si Charing, sinacharing na tayo, ha? Bilangin mo kaya, ate. Antay-antay lang po tayo. Pag wala, eh, hindi natin araw ngayon. Ha? Nakakabul pa ako. At least yung halo-halo, okay lang. So, napagbigyan tayo, nakakatawa naman. Clap-clap-clap naman. Sold out ang palabok, sold out ang mami. Buti, napayagan pa tayong pumila dito. Kasi kanina, si ate na ang huli. Eh, nakiusap. Sa awa ng Diyos, pinakinggan. Ganon. Ayan na, malapit na tayo. Tayo ang last contestant. Ganon. Ayan, tayo na. Kunti na lang. Ay, ano pinagkaiba ng special at saka regular? O yung regular po, wala po siyang ube. Sabuno at saka langka. Ah, yun lang. Dalawa pong special. Dining po. Dining po. Anak na po kayo ni Aling Charing. Opo, ako po na yung nagmamayari. Bali, junior na lang ako ni nanay. Ando pa si Aling Charing, nasa bahay lang, pero siya na ngayon ang mamahala dito. Ay, na anak. Ganon.
na. Bago tayo umupo, bibili muna ako ng pagkain. Ate, pabili nga akong toge. Wala. Magkano po ang order? 20 isa. Then dito po tayo kay Aling Josie. Tingnan muna natin itong halo-halo ni Aling Charin. Kung saan talaga pinaglaban natin talaga. Itong lumpa, ang pera niya. Halap. Itong halo-halo, hindi siya matamis. Ibang klaseng halo-halo din sa nakainan natin halo-halo. Suka. Masarap yung ano, yung mga laman ng halo-halo. Terno ba ito kinakain natin? Lumpia at saka halo-halo. Ako, favorite ko talaga itong lumpia eh. Yung Shanghai, basta yung mga prito na ganito. Yun yung pangtoke, masarap. Kahit na hindi na siya malutong, masarap pa rin. Kasi yung sa usapan, masarap. Lalong sumarap nung sinasausob yung toge. Malasa. Itong halong-halo ni Aling Charin, 60 pesos to special. Di ba marami na kami nakainang halo-halo na mas mahal dito? Magkakaiba sila ng lasa. Pare-pareho silang masarap, pero makikita mo yung level up nung mas mahal na halo-halo. Mas masarap yun. Yun nasa ano? Yun sa Las Piñas, di ba? Masarap yun. Ito, iba yung level nito. Masarap din ito. Pero mas masarap yung nasa Las Piñas. Gets? Kaya for me, halo-halo ni Aling Charin at lumpia ni Aling Josie. It's a yes. Ganon. So ito na mga kachika. Nandito na po tayo sa ating pupuntahan, sa ating destinasyon. Kung saan ako, maluloko po kayo sa ating pupuntahan. Kasi ito po ang tinaguri ang pinakamatandang bakery sa buong Pilipinas. Take note ha, oldest bakery in the Philippines. So ano pang inihintay? At ito na ang pinakamatandang bakery. Bakery talaga, o bakery. Ang pinaka-famous dito ay ang Braso de Mercedes. In 1919 pa po itong bakery ito. 104 years na sila existing. Braso de Mercedes. Mag-unboxing tayo. Hindi tayo pwede doon kasi unang-una baka matutong sa sakyan natin kaya nakabili lang tayo. Hindi tayo pwede magtagal doon kasi tignan niyo naman, di ba? Mahirap na. Tignan niyo kung gaano kalaki. 225. Ito yung sikat daw po sa kanila. Si O. Oh. Oh, profit. So, ang laki. Tignan niyo, ang laki yung... Oh. Diba? Talagang braso talaga to. Braso ni Godzilla. Ah! So mamaya hahanap po tayo ng knife para matikman po natin ito. Inoshaymase! Ito na tayo mga kachika. Nandito na po tayo sa Ramen Wave na kung saan may experience na po natin na para tayong nasa Japan. Tingnan mo itsura o. Ayan. Inoshaymase! Gano'n, no? Diba kakaiba? Talagang ganitong-ganito pang setup sa Japan. Japan-Japan talaga tayo ngayon. Domo, arigato gozaimashita! Ganon! Wala pa lumalapit sa atin. Kahit dito mag-order. Hindi pala dito mag-order. Malita yun, no? Ito na lang po yung order niya. Dalawang tansan. May dalawang gyoza po. 1,800. Takay! Ang ibig sabihin ng takay, mahal. Ganon. Ganon. Kung ayaw mo yung kausap mo, goodbye. Pero pag
gusto mo, gano'n. Kunyari, mag-jowa kayo pupunta rito. Gusto nyo kumain. Magaling kayo nagkakalabuan na kayo para may burda ka. Eh, na! Batiin na tayo. Gano'n. Alaman natin yan sa noodles. Kasi iba-iba kasi ang paggawa ng noodles ang ramen. Ginagawa o inaangkat pa nila galing sa Japan. Malalaman natin yan. May mga sizes kasi ng noodles. May pino, may malaki, di ba? Parang kanton, bihon, may ganun-ganun din sila. Hindi pa siya masyado maanghang. Subukan natin ang gyoza. Iba rin ang gyoza na dito, ha. Ang gusto ko sa ramen yung miso ramen. Eh, kaya wala silang miso ramen dito, eh. Ang dami ng ramen. Ilang grams kaya itong ramen nilang nilagay? Nakakasipot, diba? Pagbaakap, sipot. Yung gyoza hindi ko masyadong tight. Iba yung pagkakaluto ng gyoza nila. Dapat ito malambot. Hindi nga ito. Sa kanila maunat na. Marami nang pumapasok. Kasi mas masarap ito pag yung ganitong oras na yung kahapon na. Sa noodles, generous sila. Ito na, naubos na, tuntun-tantan ramen, tama lang siya. Hindi yung super sarap, hindi lang. Tama lang, 320, perfect na. Itong gyoza, hindi ito masarap para sa akin, yung gyoza nila. Kasi parang babad sa mantika. Dapat ito, yung steam lang para walang masyadong mantika. Eh, ito para pinirito sa mantika. Dapat ito, in-steam tapos saka lang rinide yung half ng gyoza. Dito sa ramen wave, okay lang. Hindi naman kayo natatalo sa binayan nyo. Para sa akin po ito, ha. Kaya marami na po ako natikman ng ramen. Punta na po ako sa ramenan. Parang na ako sa Japan. So alam ko na po yung mga panglasa, yung mga kinakain ko dito. So for me, pwede na. Dapat magmakain kayo ng ramen, hindi malamig na tubig ang iniinom nyo. Kasi yung ramen, di ba, nag-expand pa yan sa chan. So, let's go! Ito na nga mga kachika, bumili na kami ng kutsara. Kutsara talaga, hindi tinidor, di ba? Para matikman natin ang braso ni Mercedes. So ito na, ang laki, di ba mga kachika? So ito na, in fairness, ha, malambot ha. Tikman natin. Fairness. Pero ang bigat kasi. Diba dati, mag-ang to, diba? Kasi parang ano lang to, diba? Parang parang marshmallow lang dapat ang pink to. Pero ito mabigat. Parang may bakal yata sa loob, ha? Parang icing. Melt in your mouth. Kahit hindi mo siya, Kuya M, natutunaw yung ano. Ang krema. Sulit na sulit yung 225 mo dito. In fairness, napakalaki at napakabigat. Siguro mga kalahating kilo siguro ito ang bigat. O higit pa, no? Oo, higit pa. Oo, basta 3/4, gano'n ang kilos niya. Ang bigat! Pero in fairness, ha, masarap ang tinda nila. For me, it's a yes. Braso de Mercedes, in fairness, masarap. Sa Dimas, alang. Dun yan sa Pasig.
So ito na nga mga kachika, ginabi na po tayo, kakahanap at kakapunta ng mga kinainan po natin. Unang-una nagpunta po tayo sa Pasig Market. Sa Pasig Market po tayo nagpunta at kumain po tayo ng charing salo-halo na sikat na charing salo-halo. At yung Josie Toge, lumpiang toge, na kung saan ang verdict po natin doon ay masarap. Yes, ganon. At syempre, ang sumunod na pinunta natin ay Ramen Wave, na kung saan Japan-Japan po talaga tayo kanina. Super Japan-Japan ang peg, ang ayos ng restaurant, nakaka-Japan. Parang wala ka sa Pilipinas, diba? Yun, for me, ha, tama lang yung ramen nila. Hindi naman yung hindi siya masarap. Basta tama lang yung ramen nila. But yung gyoza, hindi masarap para sa akin. At yung cake na kinain na po natin, in fairness, sa halagang 225, busog na busog ka at masarap talaga siya. Masarap siyang pangregalo kasi hindi ka mapapaya. Yung kasama ko po, grabe. Gustong-gusto niya ang sarap daw po. Hindi ako mahilig sa matamis, pero yun, masarap po yung braso ni Mercedes. Braso ni Mercedes o braso ni Mercedes? Ha? Basta, ganon. So with that, mga kaibigan, hanggang dito lamang po. Mag-comment po kayo. Promise po, marami po tayong kainan na pupuntahan para po sa inyo. At maraming salamat po sa lahat po na nagko-comment. Patuloy lang po kayo mag-comment kasi nakakatulong po yan sa pag-angat ng ating, alam nyo na, ng channel. Na re-recommend po tayo ng YouTube kasi nagko-comment kayo. Ganon. Oo, road to 50K na po tayo. Kaya wag po kayo titigil. Pagkatapos sa 50K, 1K, tapos 1 million. Ganon, ha? So with that, mga kaibigan, hanggang dito lamang po. Ito po si Rommel Chica, nagsasabing Dead Mang Nega, Dead Mang Bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Ang Nega, Dead Man Bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!